hirap huminga kasi mainit. Tapos yung gamit kong ano, face shield, yung makapal na plastic, ang hirap huminga, para kang masosuffocate. Awesome viewers, it's me. It's your nanny Nasutil and I'm back for another vlog. And ngayon, kagagaling ko lang ng therapy center ni Brave. Today is, ano ba ngayon, 30th of March. We're on ECQ. Pero pinapayagan sila Brave for ang therapy kasi essential yun. So I've got my quarantine pass. Kasi mamamalengke din ako ngayon. So dito sa Bacoor, may quarantine pass. And then, ang therapy center nila, Babe, since ECQ, nag-issue sila ng certification, which I have to fill it up pa. Ayan, napatunay na nagte-therapy yung bata doon sa kanilang therapy center. And yun, iniwan ko saglit ulit si Babe. As you know, sa mga avid viewers natin, alam naman ninyo na every Tuesday is Brave's therapy day and I've got 2 hours para mamalengke, mag-grocery and mag-asikaso na kung ano-ano. Meron tayong topic for today. Requested ng isang awesome mom, isang awesome viewer din natin na awesome mom regarding sa how to handle meltdown. Or siguro, tantrums or meltdown. Pero bago natin i-discuss yun, mamamalengke muna po ako mga ka-awesome viewers. A few moments later. Oh, andito na ako sa therapy center ni Brave. Nakapamalengke na ako and then nakapag-drive-thru na din ako kasi hindi pa kami nag-lunch. Alang-aling kasi yung time ng ano ni Brave therapy for lunch. And yun nga guys, magiging topic natin ngayon is about how to handle tantrums and meltdowns. Yun. Actually, katulad ng lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, lalo na pag nag-share ako ng mga tips on how to handle my son, yun ay through experience, hindi po yun by the book. Madalas, it's pure mother instinct. Yun, kasi syempre, kailangan kong kilalanin yung anak ko. Kasi ako ang mas matagal na nakakasama niya sa bahay. Ang therapist niya is once a week lang niya na nakakasama, twice 2 hours pa every Tuesday yun. So, madalas ako ang kasama niya. So, nung nag-request yung mami, sa niya nanay na sa TL pa. Yan pa, baka pwede ka mag-share ng vlog mo about how to handle meltdowns. Ang sagot ko sa kanya, wala kasi akong experience sa meltdowns. Kasi si Brave, hindi naman kasi siya nag-meltdown. Pero clarify muna natin yung pagkakaiba ng tantrums saka sa ng meltdowns. Ang tantrums kasi parang mamotsyong lang o iiyak lang, yung pag may hindi na kuhang gusto, mag-aabusado lang, which is hindi lang po sa mga awesome kids nangyayari, kahit sa mga regular kids and kahit matatanda nga, 'di ba? Tinotoyo din nagta-tantrums. Ganun lang po ang tantrums. Pero kasi ang meltdown, guys, it's a severe type of tantrums. Tama ba yung term for severe? Mas malala siya kaysa sa tantrums. Kaya mas, and mas common ito sa mga kids na merong disabilities, developmental disabilities, or yan, may autism. Mas common sila kasi hindi, di ba nga ang mga batang yan is hindi sila ganun ka-expressive. Kaya once na na-express nila yung anger nila, yung inis nila, parang may extra scoop ng ice cream. Special nga, di ba yun? Kaya mas malala si meltdown kasi may time din na pag nag-meltdown, hindi na sila aware na nasasaktan na nila yung sarili nila or nakakasakit na sila ng iba pero hindi po nila sinasadya yun. Parang reaction na lang talaga. Yung parang bukso na lang ng damdamin nila na nagagawa pero hindi po sila aware na ganun na po ang nangyayari sa kanila. May times pa nga po iba naghuhubad na, naghihiga sa sahig, naninip. Yun po ang tinatawag na meltdown, which is hindi ko po na-experience kay Brave. Although si Brave nung mga around 3 years old, nung hindi pa siya na-diagnose na may autism siya, may time na naghihiga siya sa mall, lalo na nung wala ng daddy niya kasi si daddy in-spoiled si Brave na every time pupunta ng mall, diretso bibili ng car. Nung nawala si daddy, tinanggal ko yon. Humiga din siya, gumawa rin kami ng mga eksena sa mall. Pero hindi siya ganun ka, madali, na-handle ko naman. Although nakakahiya, yes, pero yung mga ways ko, nag-effective naman sa kanya. So, ito po ang magiging tips ko na lang po para sa mga tantrums po.
pag may tantrums po kasi si Brave, or kaya nagbabadya siya na magwawala kasi masyado silang rutinary, si Brave masyadong rutinary before, pag na-break yun, may possibility na magwawala siya. Katulad before na si Mama ang naghahatid sa niya sa school, nasa work pa ako, and si Daddy nasa abroad na. Si Mama, after ng school ni Brave, may therapy siya. Same din sa school din, so they have to wait na mga 30 minutes or 1 hour para sa ano, so uupo lang sila dun sa lobby and mag-aantay. Eh, ang routine ni Brave, pagkatapos ng school, diretso uwi ng bahay, yun. So, ang ginagawa ni Mama is, minamassage niya yung mga arms ni Brave, yan, yung head, yung, marirelax yung bata, yun. Hindi niya mapapansin na nag-aantay siya. Minsan pa nga, nakakatulog pa nga si Brave. So, yun po yung isang tip na ginawa ni Mama kay Brave para hindi po siya mag-tantrums. And second po, ako naman, nung it's my time na ako na nag-atid kay Brave, inaalam ko kung ano yung ano sa kanya, yung makaka what do you call this one? Yung makakalibang. So, gustong-gusto niya kumakanta ng nursery rhymes kahit hindi siya nakakagsalita ng maayos. So, yeah, 30 minutes ako kumakanta ng nursery rhymes na gusto niya with actions pa yun. Nasa lobby kami hanggang ano, kunin siya ng therapist niya din sa school. Yun. Nalilibang siya eh. O kaya, dati, nung nagkakwer pa ako sa church, pag nasama ko siya sa mga practices, may dala-dala ang coloring book. Yun, nagko-color lang siya dun sa ano yun, habang ano na nasa church siya. And ano pa ba yung mga pwede kong i-share sa inyo? Nung time na nagwawala siya sa ano, sa mall, hindi pa namin alam na may autism siya. Yun nga, humihiga siya. Unang ano is, ignore. Yun talaga, ini-ignore siya. Sa totoo lang, sa yung iba nahihiya kasi nga pinagtitinginan. Ako walang hiya po ako. Wala akong pake. Kahit pag tinginan niyo ako, anak ko to, my son, my rules. Ako wala. Walang hiya po ako. Wala akong pake. Ini-ignore ko talaga. Ang ginagawa niya is, sumusunod siya sa akin. Humiga siya niya, bahala ka niya, humiga ka, iwanan kita. Susunod siya, tapos titigil na siya. Ganun. Kasi pero tatantiyahin niyo din, sabi ko nga sa inyo, ano, kilalanin niyo yung strengths and weaknesses ng anak niyo. Kasi kayo ang laging kasama ng bata. Yun. So ang naging, ano, mamaya kasi bayahin niyo, ignore niyo, iwanan niyo, tapos hindi sumunod, kunin ng iba. Yun. Kaya ano, itatry niyo rin po kung ano yung magiging ano. Siyempre, trial and error tayo, experimentation tayo sa mga anak natin. So yun, may time din before na ano, yun, nagpapaluan kami sa ano, sa mall. Kasi nga, nag-ano siya, which is, ano, napansin ko na mas lalo lang siyang iiyak. Yun. Kaya, ang ginagawa ko, ignore talaga, susunod na lang siya. The more na sumusunod siya, the more nabibilis ako yung lakad ko. Kaya, nung lagi kong ginagawa yun, parang nagsawa na siya. Hindi na siya nagtuturo ng toys. Pag sinabi ko na, look only ha, no touching of toys, sumusunod na siya. Oo. Kasi alam niya si Mami, hindi, pero gusto niya makukuha niya. Kay Daddy lang yun. Kaya wala si Daddy, kaya si Mami susundin niya. And ang pinaka, tip na maibibigay ko sa inyo kung paano nyo ma-handle yung mga tantrums. Tantrums guys, meltdown talaga is wala akong experience. Okay? Yung mga tantrums ng anak nyo is build your authority at the earliest stage. Yun, meron po kaming video tungkol how I build my authority kay Brave, yung mga ginawa ko kay Brave. Yun, so may video po kami. Iwan ko din po sa ano tag sa cards natin sa taas para makuha nyo yung link. Yun po kasi talaga yung pinaka-effective na way ano, na establish ko kay Brave para pag nagtatantrum siya, tumigil siya. Kasi alam niya, may authority na ako sa kanya. Alam niya, magagalit ako kapag nagpilit siya sa mga bagay na gusto niya na hindi naman pwede. Yun. Alam niya na ano, yung galit ko, pag nagalit na si Mami, may kalugtong po yung punishment, which is ayaw niya. Yun. So, yun talaga ang pinaka-advice ko at an early age. You build your authority, guys. And being a parent means you have the authority, hindi dahil sa ano tayo ay mga Hitler, hindi po. Tayo po ay nagmamahal at nagmamalasakit sa mga anak natin. Kung hindi natin sila susupilin ngayong bata pa lang sila, mahihirapan po talaga tayo pag malalaki na sila. And ang pinaka-worst na pwede natin gawin sa isang batang may kapansanan, may autism, is spoiled din po sila. Katulad nga na sinabi ni Temple, Dr. Temple Grandin, isa pong may autism na doktor, naalala ko yung sinabi niyang yun eh. Pero hindi ito exactly, parang sinabi, may scene doon na sinabi niya, rules and ano yung mga rules sa bahay na ni-establish ng mother niya is very important. Yun, dapat kailangan niyang i-follow. Yun, ang isa sa natandaan kong ano, ililive ko po, yan, dito sa baba, yung sinabi niya, hanapin ko yun, yung sinabi niya yun, yung dialogue niya yun, na importante, may sinusunod sila. Yun. Yun po talaga, isang pinaka best way para masupil natin ang kanilang mga tantrums. Hindi naman sinasabi ko na masamang wag, hindi naman. At least yung mahahandle po natin. Yun po. So, sa meltdown ko, pasensya ng mga ka-awesome viewers. Ayoko naman pong magmarunong na ano, na magkwento sa inyo na tungkol sa ganito-ganyan, na ganito nyo i-handle ang meltdown. No. Ayoko magmarunong kasi wala akong experience doon. Sinishare ko lang po lagi kung ano yung mga experiences ko sa anak ko. So, thank you din po sa mga awesome mamis natin na walang sawa na sumusuporta sa ating
channel. Thank you po sa mga suggestions nyo. Oo, hanggat kaya ko pong itakal yung mga sinasuggest nyo, itatakal po natin. I-share ko po yung experience po namin kay Brave kung paano po namin siya pinapalaki. At which is, yun naman po ang objective ng channel na to, is to create autism awareness through my son, through my experience ng aking anak. Yun, at susakit na rin ako. Ang minuto na lang, lalabas na si Brave. A few inches later. Ayan, yan na si Brave. Ayan. So, yan. So, ano, what did you do with Teacher Moki? Uy, kumakain na siya ng ice cream niya. Gutom na. What did you do with Teacher Moki? Run. Study. How about Teacher Grace? What did you do? Study. Oh, you show your new book to the viewers. Dali. Yan, meron na naman siyang bagong mga book na babasahin. Ayan, effective naman sa kanya kasi, ano, medyo nag-improve na din talaga yung pagbabasa niya. So, pauwi na kami, guys. It's already 2 o'clock. It's already 2 o'clock. So, win kami. And thank you guys. Sana nagustuhan nyo yung aming munting vlog for this day. And update po sa ating Bark Alicantia. Nag-iipon pa rin po tayo. Bubuksan natin po ang Bark Alicantia by hook or by crook. Tutulong pa rin tayo. Mga magulang na may mga anak na may kapansanan, yun po ang project po ng Bark Alicantia. So thank you guys. And always remember, Brave, but what will you say to the viewers? It is? It is ice cream. It is? To be? Different. Thank you guys sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aming YouTube channel. And we will see you on our next vlog. Flying kiss! Mwah! Mukha na siyang monster. Bye guys!